Hello guys, welcome back to my channel and pasensya na kayo kung medyo natagalan tayo na mag-upload ng panibagong video kasi medyo na-busy tayo. Today guys, gagawa ako ng follow-up video about dun sa pag-upload ng cafe8 image gamit yung new uploader tool. Kasi guys, medyo marami rin kasi yung mga nag-PPM na hindi nagiging successful yung pag-upload nila ng image. And yung video na yon guys is ginawa ko last 5 months ago. So ito yan. And sa tingin ko, may mga details ako na medyo hindi nai-discuss dito kasi alam nyo naman, nung panahon na yon medyo bago yung tool na to. And may mga process pa talaga ako na hindi naiintindihan dito. So, I think may halong tsamba na rin siguro yung pag-upload ko. Si Georgie Tech is malakas talaga tsumamba. Kumbaga sa billiard guys, lakas tira, lakas tsamba. Okay. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi nagiging successful yung pag-upload nyo using the new cafe8 new uploader tool. So first, ang gagawin natin is magda-download tayo ng new cafe8 uploader tool sa syempre sa cafe8 website. Okay? So ito 'yan. So in my case, na-download ko na 'yan. Extract na lang natin 'yan. So, makikita nyo, ito lahat yung file na kasama sa folder. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na file. Meron siyang 3 folder. Okay? Meron siyang 2 notepad. And 2 exe file. And 1 icon. So, yung iba, akala nila virus to kasi wala siyang .exe. Kaya sabi sa iyo, ayan, virus kasi yung na-download mo, na-uploader, kaya hindi nagiging successful yung upload mo. Pero, kung i-change natin yung views, okay. Ano, makikita nyo, naka ghost32.exe siya, and MBR.exe talaga siya. Okay? So, hindi yan virus. Dun sa tutorial na pinakita ko, para i-convert ko yung partition into ghost image, kinakopy ko to yung ghost.exe na yung ghost32.exe dito sa desktop. So, hindi ko siya rin na-run dito sa loob ng folder. So, para magamit ko siya na maayos. Dun sa time na yon na ginawa ko yung video na yon. Kasi napansin ko, once ni-run ko siya dito sa folder na to, isa yan, nagkaaroon lang siya ng dump file. Okay? Kumbaga, nag-error lang siya. So, kaya ganun ko siyang naisipan na copy-paste na lang. So, dito sa desktop, once sa clinic ko yan, or double-click, or run as admin, uma-under siya. So, sa ganyan na paraan, napapa-under ko yung Ghost32 na EXE na kasama ng cafe8 uploader. Okay.
So yan, successful yung paggawa natin ng ghost image. Try natin siyang gawing cafe8 image. Okay. So hanapin natin yung ghost image file. Kung saan mo siya ilalagay. So yung image disco is nasa E. Click natin yung run. So kung papansin nyo, yan, nagkaroon lang siya ng ghost V this, okay? Pero hindi lumabas yung ghost application, okay? So hindi na naman siya lumabas. Ano kaya problema, di ba? So ang fix dito guys is, so yung folder na to, yung iCafe8 na new uploader na kung makikita nyo is Chinese pa yung name niya. So once rename mo yan, kahit ano, papansin nyo na once nirun yung tong ghost32 na to na exe na file na to, is umaandar na siya. So, yun lang yung nagiging problema. Hindi natin siya nire-rename. So, kailangan nyo yan na i-rename. So, kung matatandaan nyo, yung dun sa old na uploader natin, which is ito, kung familiar kayo dito sa uploader na to, from iCafe8 9150, or dito sa iCafe8 9060. Okay. So once nirun mo yung uploader na yan, lagi error. So ang kailangan mong gawin dito is i-rename mo muna ng kahit ano. Okay. So once na-rename mo yan, mag-run na siya. So ganun lang din guys dito sa new uploader tool. Kailangan nyo rin talagang i-rename yung folder na yon. So, try natin ulit. So, makikita nyo yan. Successful na yung pag-upload natin. So, wag na kayong mag-message na hihingi kayo ng old uploader tool kasi hindi gumagana yung new uploader tool ni iCafe8. Alright guys. And isa pa guys sa na-experience ko before is yung ghost file nyo is mas okay kung sa root file ng drive nyo ilagay. Kagaya nito, nasa F siya or nasa D or nasa E. Okay? And sa pag-upload ng image, mas maganda naka-disable yung page file nyo. Okay? Ano ba yung page file? So, ito yon. So, mas maganda naka no paging file yan. Okay? Bago nyo i-upload yung image nyo. So, sa image nyo to gagawin, ha? Hindi dito sa server. Para maiwasan yung BSOD na tinatawag. So, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan yung video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo naman, please click the like button. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all guys in my next video.